Ito na mga kabasketball, Coach Team Cone, maaari nang simulan ang practice ng ating Gilas Pilipinas. Bagong player niya sa Barangay Ginebra, posibleng mapasama sa Gilas Final 12 sa PIBA OQT. At mga Pinoy bowler sa Japan B-League, maaari nang maging local player dito nga sa bagong batas ng Japan B-League. At yung mga views na nakukuha nitong ating pambatong si Kai Soto, isa sa itinuturong dahilan kung bakit napakalaki ng offer sa kanya ng mga Japan B-League team. Pero bago yung kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball ay tinapos na ng Meralco Bolts itong final series nila dyan sa PBA kontra nga dito sa San Miguel. Ito nga si Chris Newsom ang tinanghal na finals MVP. Ibig sabihin niyan mga kabasketball, maaari nang simulan ni Coach Tim Cone. Ito nga pag-iensayo ng ating Gilas Pilipinas para nga dyan sa darating na FIBA OQT. Alam naman natin na kaya in-adjust or ilang araw lang yung practice ng Gilas ay dahil nga dito sa schedule ng PBA na kakatapos lang. Buti natapos na sa Game 6. Ngayon mga kabasketball, 12 yung players ngayon ni Coach Tim Cone. Wala na si Jamie Malonzo saka si AJ Edu. Ngayon, eto naman si Scottie Thompson, hindi pa sigurado kung magiging healthy para nga dyan sa FIBA OQT. At kung hindi na talaga kukuha ng iba pang players, etong si Coach Tim Cone, sa malamang ay makakasama pa sa Final 12 etong bago niyang player sa Barangay Ginebra na si Ralph Ku. 6'3 to mga kabasketball, guardia at may dissenting shooting no sa 3 points. At kabisado na rin siyempre yung kanyang triangle kasi sa Ginebra din siya naglalaro under Coach Tim Cone. Hindi ako magtataka kung mapapasama to sa Final 12 mga kabasketball, especially nakasama na siya ng Gilas nung February window no, nung first window. At alam niya na, kabisado niya na yung sistema ni Coach Tim Cone. At kung hindi na talaga hihiram kasi yung mga players na pwede niyang kunin ay nandito na sa strong group. Kasi nandiyan, pwede niyang kunin, no? 5 pwede niyang kunin dito, eh. Si Jordan Hedding, si Reigns Abando, si RG Aparientos, si Kiefer Ravena, si Dave Ildefonso, so mga Gilas players din yan, eh. Pero ang tabayanan natin kung ano ba yung magiging desisyon ni Coach Tim Cone kasi siya naman talaga nakakaalam niyan. Patungkol naman, dito nga sa pasabog na naman ni Homer Saison sa programa ng Power and Play, kasi sinabi niya na mayroong bagong naipasang batas itong Japan B-League na mag-aalaw or magkukonsider sa mga Pinoy bowlers na maging local player kapag nakapaglaro na siya ng 5 or 6 na taon. No? Hindi siya sure kung 5 or 6 na taon kasi wala rin akong nakita na written rules sa ngayon. No? Kasi kakapasa lang yan most likely sa susunod na taon. Ibig sabihin niyan mga kabasketball, posibleng maging local player etong si Third Ravena sa susunod na season. So, hindi pa ngayon ha, sa susunod kung kailan nila i-a-apply yan. So, at tingnan natin kung 5 years ba talaga yan o 6 years. Ang isa pang malaking tanong doon, parang i-consider ba sila as naturalized o panong local player ba? Antabayanan natin mga kabasketball. At sinabi niya rin dito na isa sa mga dahilan kung bakit napakalaki ng offer dito nga sa ating pambatong si Kai Soto ng mga Japan B-League team na umaabot nga sa yung pinakamababa $600,000 hanggang $900,000. Isang tinitingnan daw kasi dyan mga kabasketball ng mga Japan B-League team yung napakalaking views na naibibigay ni Kai Soto sa kanilang liga, no? Yung mga engagement. Siyempre kasama pa dyan yung mga pagbili ng iba't iba pang produkto. Mga jersey, may mga towel pa sila, no? Siyempre alam naman natin na hindi lang naman yon. Kasama rin doon siyempre yung napakagandang performance na naipakita ni Kai dito nga sa kakatapos lang na season ng Japan B-League. Kasi siya lang naman yung Asian import ngayon, eh. Na kayang makipagsabayan sa mga big man, sa mga imports ng iba't ibang mga koponan. Hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.